Hindi pinalagpas ni Senate President Juan Miguel Zubiria at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkakataon upang makipag-dialog sa delegasyon ng China sa Asia-Pacific Parliamentary Forum o APPF sa PICC sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Kapwa naniniwala sina Zubiria at Romualdez na makatutulong ang lahat ng uri ng diplomasya upang maiparating sa China ang hinaing natin hinggil sa West Philippine Sea. Sa pagsisimula pa lamang ng APPF ay nakipagkamayan agad si Zubiria kay Wang Ke, ang Vice Chairperson ng Foreign Affairs Committee ng National People's Congress ng China. Nagpasalamat ito dahil sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea ay nagpadala ng malaking delegasyon ng China sa APPF sa Maynila. Iginit ni Zubiria na hindi masamang kapitbayang Pilipinas at kung maari ay pairalin ang coexistence para pakinabangan ng lahat ang malawak na karagatan ng South China Sea kung saan nakapaloob ang WPS. Ito ay sa naisin na iparating sa kanilang gobyerno na hindi na dapat nangyayari pangharang at pambubomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Binanggit ni Zubiria bilang host ng APPF ay kailangan lang nilang magalang sa paitungo sa lahat ng mga delegado at hindi lang ng China. Kasama sa mga sentro ng pinag-uusapan ay tungkol sa kaganapan sa politika, seguridad, kampanya laban sa illegal drugs at transnational crimes at regional cooperation sa mga miyembrong bansa. Sinabi niya na Zubiria at Romualdez na hindi nagbabago ang paninindigan ng Pilipinas na atin ang West Philippine Sea at ang kailangan lang ay sumunod ang lahat ng mga bansa sa Maritime Code of Conduct at Freedom of Navigation. Matatandaan na ilang beses nang binomba ng tubig at hinaras ng mga tao ng China Coast Guard at kanilang milisya ang mga barko ng Pilipinas na nagdadala ng supply sa mga tao ng militar sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Adpaz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.